Sa atin naman po, ikonsulta mo. Muli natin tatalakayin ang mga dapat na gawin para huwag mabiktima ng illegal recruiter at iba pang servisyo ng Philippine Overseas Employment Administration. And pinaunlakan tayo muli. Ngayong umaga po, ang ating po mga kasama ay ang administrator ng POEA para sa inyo. Magkonsulta na kayo at para ho dun sa mga pag-uusapan pa natin. Kasama natin po si Administrator Leo Kakdak. Sir, good morning po. Good morning, Kuya. Good morning sa inyong tagapanood. Good morning din kay Congressman. Napansin. Sorry, di ko kayo napansin. Nakita kanina. Good morning po, Attorney Kakdak. Si po. Teacher ko si Attorney Kakdak nung college sa labor law. Kasi legal management ako eh. Para sinasabi mo, matanda na kami talaga. Talaga lang, ikaw lang ang bata lagi dito. Pagka matanda, kami ni Kong Erin tinitingnan mo. At least may kasama ako. Kuya, kay Attorney Kakdak ako unang natuto ng ano, ng labor standards sa labor relations. Wow. So babawian mo ngayon si O sige, you have the privilege now. Sige, sir, una ko pong tanong no doon sa mga ginagawa ng mga ng POEA doon sa paglilista ng mga illegal recruiters na nahuli na ninyo. Ano po yung mga ginagawa ng inyong ahensya para po ma-prosecute naman sila? Well, dun sa mga nahuhuli, dalawang klase kasi ang violators ng batas sa recruitment. One is yung illegal recruiter, yung nagre-recruit ng walang lisensya. Pangalawa, yung meron ng lisensya pero nagva-violate ng rules and regulations ng POEA. Halimbawa, nananaga ng placement fee, pagkataas-taas, o kaya hindi naman dapat mag-charge ng placement fee pero nag-charge yan. O yun, so, contract substitution din po. Mga ganyan, contract substitution or misrepresentation o nanlilin lang. So, dalawang klase yun. Yung illegal recruiter, yung talagang walang lisensya, we do that in tandem or we run after them in tandem with yung kapulisan, law enforcement or NBI. DOJ. So, meron talaan ng illegal recruiters ang mga ahensyang nabanggit ko na yan. PNP, NBI, and the DOJ. And syempre, kami rin sa POEA. And then, doon naman sa mga lisensyadong lumalabag sa rules and regulations ng POEA, syempre, meron din kaming watch list. Meron kaming derogatory record ng mga napoprosecute ng illegal recruitment. At sabay na nun, yung mga empleyado ng dati nang nakansila. Na ahensya. Meron din kaming talaan nun. Kaya pwedeng tanungin, pwedeng isaguni sa aming tanggapan kung ang isang taong nagre-recruit ay lehitimo o hindi o merong background or track record na hindi maganda. At makikita rin po yan sa website ninyo, no? Makikita sa website yung mga tanggapan na dating nakansila. Okay. As for dun sa mga taong dating nasa ahensyang kansilado, isangguni lang ho sa tanggapan namin. Pero meron akong idadagdag dyan na innovation for this year. Meron kaming pinaplano ngayon na smartphone application whereby through a smartphone, pwede mong ma-check kung lihiti mo. Kasi di ba ang mga ahensya, merong mga tarpaulin yan or signage na may POA license number, ganyan. O di kaya kung meron kang kausap na nagsasabing lisensyado siya o lihiti mo siyang recruiter, just by the smartphone app or through a smartphone, pwede mong ma-check. So we will unveil that in the first half of this year, hopefully within this first quarter. Kaya real time, ano, pwede mo i-check ka agad yung kaharap mo. Habang kausap mo siya, pwede mo nang ma-check at malaman kung lihiti mo siya o hindi. Sir, yung sa mga tao po na nagre-recruit ng mga kababayan natin, no, kunwari sinabi niya, oh, ako miyembro ako nitong ano, recruitment agency na to. Yung empleyado po bang yun, dapat may sariling license number din po ba from the POEA or the license nung agency na kung saan siya nagtatrabaho, eh sufficient na po yun? Yes, the license of a recruiter would bear a number. Yung empleyado or officiales is registered with us. Okay. So, yung license number ay nasa ahensya. Opo. And then, yung pangalan ng recruiter, yun ang pwedeng i-check sa amin as to whether they are registered or not. So, they have to ask yung license ng ahensya po nila at saka yung pangalan din ng recruiter. And yes. Then, those are the information na ipapadala po sa inyo. Meron pang pangatlo. Opo. So, the license of the recruiter, the name of the person, saying recruiting that he or she is a recruiter or licensed recruiter.
third one is yung employer. Employer. So yung foreign employer, dapat nakarehistro din sa amin in the name of the recruiter. Mm-hmm. So sa panahon ngayon, dati 10-15 years ago, sinasabi, pag magduda, i-check. Opo. Ngayon sinasabi namin at all times magduda. Mm. Mm-hmm. Kaya dapat i-check yung recruiter, yung taong kaharap nyo. Mm-hmm. At pangatlo, yung employer na linalapit niya. Ayan. Kasi posibleng lisensyado, posibleng taong nakarehistro sa amin, pero yung pala yung linalapit na foreign employer ay hindi pala nakarehistro sa amin. So kailangan din i-check. Or may derogatory records. Or may derogatory records. Okay. Ito po, Administrator Kakdak. May tanong po dito mula kay Elijah Luis Bautista. Gagraduate na po ako from college this April at gusto ko po sana mag-work abroad. Saan po ako pwede tumingin ng job offers? Well, unang-una, sabi niya mag-graduate siya sa April. In general, I will say, kung ikaw ay fresh graduate, hindi ganun kadaling maghanap ng trabaho abroad because meron, in general, meron yan 2-3-year experience requirement. And besides, manilbihan mo po na muna tayo dito sa ating bayan. Kakagraduate lamang, it's time to explore the world of the work. And there's no better place to do that than dito sa bayan natin. Yes. Kasama mo ang pamilya mo. At the same time, you can give back. Dahil ang lipunan natin, ang mga eskwelahan at mga magulang natin ay malaki rin naman ang naiambag sa mga bagong graduates. So dito po muna magtrabaho and pwede namang i-check din sa POA website yung mga detalyeng sinasabi ko. Pero in general, 2-3 years ang experience requirement for work abroad. Right. Sir, may katanungan po tayo from Peter Estrella. Bala ko pong magtrabaho abroad. Ano-ano po ba ang documentation fees na dapat kong bayaran o ihanda? Well, pauna, meron dyan mga tinatawag na yung mga fees na chargeable to the worker o yung dapat bayaran ng worker. So, assuming na skilled o merong certification, training certification or college degree yung tao, ay kailangan magkaroon ng medical examination. Yes. So, give and take, maybe 1 to 1,500 pesos. Minsan, pagka komplikado yung detalye ng exam, pwedeng umakit ng 2,000. Yung NBI clearances, mga visa, passports, passport fees, yung training, well, kung walang training kailangan sir dumaan sa isang training. Yes. Higit kumulang mga, I should say, 5,000-6,000 pesos. Yes. ang standard fees. Kaya't pagka medyo malaki na, ay malamang tataga, itinataga mga 50,000 pesos, tinataga hindi, na kayo hindi, hindi po, lihitin mo na yun. Meron bago kaming natuklasan, yung tinatawag na video fees. Meron palang mga ilang employers na nagre-request na pa-video yung tao. And minsan tinataga sila ng 5,000-6,000 pesos. Nako po, talagang yun ay gagalaiti kami doon kasi medyo abuso na ang dating noon. Yes. So it boils down to passport, NBI, medical examination, and the other training. Yung training, malamang ikaw rin na magtutustos noon. Pero yes, ang hinihikayat namin sa mga job seekers natin ay mas maganda po kung yung employer ay makakapag-provide din ng isang training training program, halintulad ng mga seafarers natin. Yes. Meron sila. Na pwede ito, silang ma-employ in a certain mag-aral in a certain school. Crowd management, binibigay na mismo ng sometimes employer. Yes. So mas maganda kung meron ding mga ganong klaseng package or opportunities na binibigay yung employer. Sir, tanong ko, dun sa mga po mga OFWs na umuwi po ng bansa nitong holidays, kailangan po nila kumuha ng exit permit po, no, from POAA. Yes, either sa POAA branch mismo o kaya po sa mga, may alam ko meron na rin kayo sa mga malls, no, na mga meron kiosk, na sa malls, tsaka sa airport po. Sa airport. Ngayon po, nagkakaproblema sa NBI pagkuha ng NBI clearance. Kailangan ba nila yon kumuha ng NBI clearance before they're... Yung NBI clearance, okay, dalawang klase kasi, no, yung newly hired OFW will go through a license agency. So it is the license agency that processes their documents with us. Opo. Yun ang mga kailangan ng NBI clearance. Mm. Pero yung balik manggagawa, which is around 2/3 of OFWs who
who are deployed or leave the country every year, hindi na kailangan ng NBI clearance. So hindi na sila kailangan pumila dun sa mahaba ngayong nararanasan ng NBI. No, essentially merong passport na kailangan dala, visa of course, to show na balik manggagawa. Mm-hmm. Medyo mataas din ang volume namin lately, around 3 to 5,000 every day. Opo. Pero medyo humuhupa na, usually between between December 26 and Three Kings, makapalan tao. But we're trying our best, no? As you said, it's a central office, regional centers, every Philippine major city merong OEC or balik manggagawa processing. Within Metro Manila, Duty Free, SM Manila, Rinoma, and OWA Pasay headquarters, and Pag Ibig Buendia also processes balik manggagawa. Sir, katanungan po from Helen Ocampo, required po bang umaten sa mga seminars ng POEA bago makapagtrabaho abroad? Well, it would be good. Hindi naman, technically, hindi pa required sa ngayon, but we do have plans to require yung pre-employment orientation seminar. Meron silang tinatawag, sir, PIDOS. PIDOS, yung pre-departure. Okay, tatlo kasi yon. One is yung pre-employment orientation seminar for someone who is still thinking of options, whether or not to work here or to work abroad. Ito yung pagbibigay, naglalahad ng realities ng overseas employment sa mga mamamayan natin. Parang grassroots public education. Okay. Yung PIDOS is the second kind. Yun yung may trabaho ka na bago ka umalis. Third kind is PAOS, yung post-arrival, yung pagdating mo sa job site or sa bansang tutunguhan. But what we're trying to improve is the pre-employment orientation. Gusto namin palawigin yon at siguraduhin na everyone is informed, has the informed judgment about working abroad. Kung ano yung mga realidad, kasi minsan meron tayong notion na parang milk and honey, everything is good, walang kahirapang madadanas. But kailangan natin ibigay ilahad yung mga realities bago pa man makapagpasya ang mamamayan natin. Sir, bago po namin kayo pakawalan ngayong umaga, alam ko marami pa kayong tatrabahuhin, no? Ano pong mga ma-advise ninyo po sa ating mga manonood? Tsaka kung meron po kayong i-announce na mga ginagawa po ng mga ahensya nyo ngayon? Well, ang number one advice, as you mentioned, Reggie, is yung ating basic checking kung ang isang kausap ay na recruiter ay lisensyado at rehistrado sa atin sa talaan ng POEA. Abangan po yung smartphone application na ilulunsad namin. Online also, yung binabanggit kong PAOS, yung pre-orientation seminar, ay ilalagay na rin namin online yung modules for this first quarter. So i-check po sa POEA website, www.poea.gov.ph. And then panghuli, para sa ating mga balik manggagawa, ay hinihikayat ko kayong dumaan sa appointment system. Meron kaming appointment system tulad ng appointment system sa passporting. So sa bmappointment.poea.gov.ph, nando doon yung appointment system para takdang petsa at takdang oras po ang pagpunta nyo sa amin para maproseso kayo at para mas mabilis ang pagpoproseso. Yan, ng OEC card po. Ito yung OEC. OEC card, yes. Meron po bang pwedeng payment sa online na sila na gawin? We're developing that for the first half of this year. Yung e-payment, actually the whole process ng OEC processing, we're developing a system for this year online. So abangan na lang po. That's a welcome development. Kasi yung kapatid ko, OFW ngayon eh. No? Ayan, maraming salamat po, Attorney Hans Layo Kakdak, ang administrator po ng POEA. Huwag po kayong magsasawang dumalaw sa amin lagi. Oh, basta thank you. Thank you po. Thank you.